Taon na rin kasi ang binilang ng aming pagkakaibigan ni Mamot, kaya marahil hindi na ito naiilang sa akin, hindi na naiilang sa aming samahan. Habang nagpapahinga kami sa isang punong kahoy sa ilalim nito, pagkatapos naming magbisikleta, inalis ko na naman ang t-shirt ko para magbahid ng pawis sa katawan. Total kasi wala namang ibang tao dito sa lugar kundi kami lang dalawa. Ipinatong niya sa balikat ko ang kanyang braso habang nakaupo kami pareho. Medyo may kaunting kiliti akong nararamdaman tuwing igagalaw niya ang kanyang braso o ang bawat galaw ko rin. Dahil gumigit-git sa balikat ko ang kapal ng kanyang balbon sa braso. Kailangan ko siyempreng tingnan siya habang nagkikwentuhan kami kasi hindi nga sila komportable pag hindi ka nakatingin sa kanila habang nag-uusap kayo. Nung tumingin ako sa kanya, nagsalubong ang aming mga mata. Kumindat na lang ako sa kanya at ngumiti. Ganon din si Mamot sa akin. Hindi na naman nakaligtas sa kanyang mga mata ang walang balbon na katawan ko. Gusto ko talaga yung katawan mo walang buhok, malinis tingnan. Alam mo Sardo, naiinggit ako sa ganyan. Wika niya sa akin. Ano kaya Mamot, palit na lang kaya tayo ng katawan. Pagpalitin natin ang ating mga ulo. Yan ang wika ko sa kanya. Baliw ka pala Sardo. Sagot niya rin sa akin na tumatawa. Ilang buwan ang nakalipas, bumili ako ng laptop. Pero kinakailangan ko pang painstulan ng Microsoft Office at iba pang software na kinakailangan at gusto kong ilagay. Kaya pinapunta ko si Mamot sa bahay para gawin ang pag-i-install. Alam mo Tito Makoy, kahit matagal na kaming magkasamang nagbabike, ngayon pa lang siya makakapasok dito sa aking flat. Habang ginagawa niya ang pag-i-install ng mga program sa laptop ko, ako naman naghahanda ng pagkain, yung pananghalian namin. Nagluto talaga ako sa bahay. Sinigang na lapu-lapo at pritong manok ang ulam na ihinanda ko. Pero para sa akin, nagluto rin ako ng adobong baboy para sa akin lang. Tito Makoy, noong kumakain na kami, kusang hindi ko inilagay sa misa ang adobong baboy. Kasi syempre ayokong ma-offend siya. Alam mo na bawal sa kanila ang karning baboy. Pero napansin niya ito sa aking plato at walang ano-ano'y kumuha siya ng isang piraso. Mamot, wag! 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 Sigaw ko sa kanya na may pagka-alarma. Bakit Sardo? Tanong niya sa akin. Karning baboy yan! Sagot ko sa kanya sabay kinukuha ko sa plato niya ang isang pirasong kinuha niya sa akin. Anong problema? Gusto kong tikman. Wika niya sa akin. Hindi pwede. Gusto mo bang mapunta ka sa impyerno? Hindi ba sabi nila pag kumain ka nito, mapupunta ang kaluluwa mo sa impyerno? Wika at tanong ko sa kanya. Nako, sabi nila yon. Pero wala pa naman akong nalaman na taong namatay tapos nabuhay muli. At nagsasabing maraming hindi pinapasok sa langit dahil kumain sila ng baboy. Yan ang sagot niya sa akin matapos ko siyang sawayin na kumain ng kaning baboy. Si Mamot kasi Tito Makoy, napapansin ko sa kanya, hindi siya yung tipong fanatic o kaya conservative. Bukas ang kanyang isip. At ayon pa sa kanya, sa bansa raw nila sa Jordan, maraming mga kababayan siyang kumakain ng baboy. Nakatikim na siya nito noon pa, minsan. Alam mo Sardo, masarap ang pagkakaluto mo. Yan ang wika niya sa akin. Gago ka, baboy yan. Sabi ko naman sa kanya Tito Makoy. Oo, alam ko. Anong luto ito? Sagot at tanong niya muli sa akin. Ang tawag niyan sa amin, adobo. Adobong baboy. Sige nga, bigyan mo pa ako. Gusto ko pa. Wika ni Mamot sa akin. Dahil siya na rin mismo ang humihingi sa akin, siya na rin mismo ang gustong kumain, kaya binigyan ko na siya Tito Makoy. Noong matapos na siyang mag-install ng mga program sa laptop ko, umupo na ako sa harap ng aking laptop para subukang gamitin ito.
Siyempre, Tito Makoy, ngiting-ngiti ako dahil excited nga akong gumamit ng laptop. Magkatabi kaming nakaupo kasi meron pa siyang mga itinuturo sa akin. Habang nagla-laptop ako, Tito Makoy, alam mo na excited, umakbay sa akin si Mamot. Pero baliwala lang ito sa akin kasi nakatuon ang pansin ko sa aking paggamit ng laptop. Pero naramdaman ko, Tito Makoy, na hinihipo-hipo ng kanyang kamay ang braso ko. Nagpapatuloy pa rin ako sa aking pagla-laptop. Tapos sa hindi ko sinasadya at wala sa isip ko, nang tumigil akong bagya sa aking pagla-laptop. Hindi ko alam kung bakit pinisil ko ang kanyang kamay na nakahawak at humahaplos-haplos sa braso ko. Nang makita niyang pinipisil-pisil ko ang kanyang kamay na hinahaplos-haplos sa aking braso, hindi na siya nakapagpigil pa. Kinabig na niya ang mukha ko at hinalikan ako sa labi. Madiin at matagal, Tito Makoy. Hindi na rin ako nakapalag. Unang-una kasi nasa bahay siya, may pinapagawa akong pabor sa kanya. At isa pa, aaminin ko na may gusto rin naman ako sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ko na talaga sa kanya na parang kursunada niya ako. Pero hindi ko ito gaanong binibigyan ng pansin at hindi rin ako nagpapakita ng motibo. Kasi nga, baka mali ako sa aking pag-aakala. At liban pa doon, madalas kasi siyang nagkikwento sa akin tungkol sa mga babae. Ako naman, palibhasa, merong karanasan sa babae, kaya nakaka-relate din ako sa aming kwentuhan. Pero ngayon, heto siya, yakap-yakap ako, humahalik sa akin. Hindi na rin ako nagpakipot pa. Tumayo ako, Tito Makoy, at pakatayo na pakatayo ko, hinila niya ako papunta sa aking tulugan. Yung worry mo ba, siya ang may-ari ng bahay. Sa loob ng aking silid habang nakahiga kami, hinayaan ko siyang gawin kung ano ang gusto niya. Naramdaman ko kung gaano niya kakorsonada ang katawan ko na walang buho. Pinapaliguan niya ako ng halik. Sa aming dalawa, walang lumalabas na kahit isang salita. Tanging ang mga galaw namin ang paraan ng pag-uusap, pagpaparamdam ng mainit na damdaming kinakailangan naming maibsan ngayon. Sanay na sanay talaga sila sa pakikipagniig sa kapwa lalaki. Nakita ko iyon. Ako naman, natuto na lang kay Basam, kaya ibinigay at ginawa ko rin sa kanya ang mga natutunan ko kay Basam. Sa madaling kwento, Tito Makoy, isang matamis na tagpo ang nangyari sa amin. Ang nagustuhan ko pa ay matapos ang aming intimate na sandali, nagbabad kami sa higaan. Biyernes kasi noon, pagkatapos naming magbisikleta, umuwi siya sa kanyang bahay at dala-dala ang kanyang sasakyan na pumunta dito sa aking tirahan. Noong gabi na, Tito Makoy, tila wala pa rin siyang planong umalis hanggang sa makapaghaponan muli kami. Talagang sa tingin ko, hindi siya aalis. Hating gabi na, nasa bahay pa rin siya. Hindi ko naman siya pwedeng ipagtabuyan. Nakuha ko na, Tito Makoy. Alam ko na gusto niyang magpalipas ng gabi dito sa bahay. Kaya kumuha ako ng tuwalya. Mamot, baka gusto mong maligo, heto ang tuwalya. Wika ko sa kanya. Hindi siya nagsalita, kinuha ang tuwalya at tinungo ang banyo. Tapos pinahiram ko rin siya ng short at t-shirt ko para meron siyang maisuot. Medyo masikip lang sa kanya ang mga damit ko kasi malaki ang kanyang katawan kaysa sa akin. Kaya, Tito Makoy, nagtatawanan kami matapos niyang maisuot ang mga ito kasi hapis na hapis sa kanyang katawan. Tuloy ang short, hulmang-hulma ang kanyang daladala kahit tulog pa ito. Kitang-kita mo na kung gaano o kaya anong klase ang size nito. Pagkatapos ay nauna siyang pumasok muli sa aking silid tulugan. Ako naman, naligo muna. At pagpasok ko sa aking silid, paghiga ko sa kama, gaya ng inaasahan ko, yakap-yakap niya kaagad ako.
Alam mo, Tito Makoy, buong magdamag, naidlip lang kami ng bahagya. Unang gabi raw namin, sabi ni Mamot. Baka, Tito Makoy, hindi ka maniwala. Hindi ko matandaan kung nakailang rounds kami. Masyadong mainit si Mamot. Sa tuwing may idlip na sana ako, mag-uumpisa na naman siya kaya nawawala ang antok ko. Masyado tuloy akong napagod buong magdamag at nakatulog kami ng husto noong umaga na. Nang magising kami tanghaling tapat na naman, sa bahay pa rin siya na nanghalian. Umalis siya sa bahay noong hapon na, sabay na nga kaming umalis kasi kinakailangan ko nang pumasok sa trabaho noong hapon. Sabadong hapon na kasi iyon. Kaya mula sa bahay, inihatid niya na ako sa hotel na aking pinagtatrabahuan. Tito Makoy, sa matamis na nangyari sa amin ni Mamot, parang gusto ko na ngayon ang nangyayari sa buhay ko. At dahil nga sa magandang nangyari kagabi, pagpasok ko sa trabaho, napansin ng mga kasamahan ko sa trabaho na ibang-iba raw ang aura ko. Hindi raw ako si Sardo na kanilang nakikita nitong mga nakaraang araw. Napangiti lang ako sa kanila, Tito Makoy, pero hindi ko sinabi kung ano ang dahilan. Makulit ang mga ito, patuloy at paulit-ulit na nagtatanong sa akin kung bakit raw tila ibang-iba ang aura ko. Para matigil ang pangungulit ng mga ito, ang sabi ko na lang, siyempre, maganda ang takbo ng buhay ko ngayon at wala akong problema. Pero ayaw pa rin maniwala ng mga ito, Tito Makoy. Mga chismoso rin kasi, kahit na mga lalaki rin. Noong paglabas ko sa trabaho, pakalabas na pakalabas ko pa lang sa hotel, tumawag sa akin si Mamot, nagtatanong kung nasa bahay na raw ako. Nang sabihin kong kalalabas lang, "Ah, Sardo, hintayin mo ko, susunduin kita. Pumunta ka sa may gasolinahan sa kabilang kanto. Doon kita hihintayin." Kaya tinungo ko nga ang gasoline station sa kabilang kanto at nandoon na siya. Pagdating ko, naghihintay na sa akin. Pagpasok ko ng sasakyan niya, bagong ligo si Mamot at nag-spray ng kulon. Amoy na amoy ang kulon sa loob ng sasakyan. Sa bahay muli siya nagpalipas ng gabi. Magkatabi kami, pinaghandaan niya talaga ang gabing ito sa wari ko. Kaya ang nangyari, isang gabing punong-puno ng ligaya na naman para sa aming dalawa. Pareho sabik kami sa isa't isa dahil nga sa umuusbong pa lang ang init ng aming relasyon. Bagong relasyon. Siguro, Tito Makoy, mahal na mahal ko si Mamot. Kaya noong hilingin niya sa akin na papakin ko raw ang hotdog, kumain talaga ako ng hotdog sa unang pagkakataon ng buhay ko. Super Jumbo. Ang matamis at magandang sandali naming iyon na nangyari buong magdamag doon sa bahay ay naging simula na, Tito Makoy, ng ibang klasing samahan namin ni Mamot. Malalim na samahan na meron ng pagmamahalan.